Tumutubo na ba ang ipinibaby? Ano-ano ang dapat mong malaman at dapat gawin para sa baby mo? Lahat ng sagot, mapapanood mo dito. Magandang araw po sa inyo. I am Dr. Ryan Guzman, isang dentist ng pambata dito sa Cavite. Alam niyo ba na kapag 6 months na si baby, dyan na nag-uumpisa ang sumibol o lumabas ang kanyang mga baby teeth. Kadalasan, dalawa po ito sa baba at masusundan pa ng ibang ngipin sa taas by age 1. Mga pangil at mga bagang naman by age 2. At kadalasan kapag 3 years old na si baby, kumpleto na ang baby teeth niya. Dalawang po lahat yun, ano? 10 sa taas at 10 naman sa baba. Please like, share, and subscribe pala to this channel for more pambatang dental tips. Balik na tayo. Nakakatuwa mang tignan na may ngipin na si baby, pero para sa ibang mga mommies, nagdudulot ito ng pag-alala. Bakit? Kasi po, kasabay ng paglabas ng mga baby teeth or teething, may mga babies na nagkakaroon ng mga ganitong sintomas. Ano-ano naman ito? Una, pagtaas ng temperatura ng bata. Madalas ay parang sinat lang, pero may iba naman na nilalagnat talaga. Parang yung anak ko, sinitan, kada labas ng baby teeth niya, nilalagnat siya. Pangalawa, irritable si baby, cranky mode sila. Kadalasan din ay may mga panahon na nagtititing si baby, hindi buo ang tulog niya, pagising-gising, kaya cranky. Pangatlo, ngat-ngat ng ngat-ngat sa mga bagay-bagay. Bakit? Makati kasi o masakit yung mga gums ng mga baby habang lumalabas at pumupunit sa gilagid yung mga ngipin. Pang-apat, excessive drooling o paglalaway. Pang-lima naman ay paminsan-minsan mayroong diarrhea na kasama. Bakit? Dahil po ito sa pagngat-ngat ni baby sa kung ano-anong mga bagay. Dahil nga po swollen or tender ang gums ni baby. Kung ito ang nararamdaman ni baby, huwag po kayong mag-alala. According to this published article about teething in babies, 68% po ng mga babies ay nakararanas nito. At syempre, bibigyan ko din po kayo ng tips kung ano-ano ang mga dapat at hindi dapat gawin kapag nagngingipin si baby. Una, gumamit ng malinis at basang lampin o gasa. Ikiskis o imasahe ito sa gums ni baby. Yung diin kasi at yung kiskis, nakakatulong na maibsan yung discomfort ni baby. Number 2, keep it cool. Gumamit po ng malamig na kutsara o kaya chilled teething ring. Ang mga malalamig na mga bagay kasi na applied sa gums ay nakakatulong din po na maibsan ang discomfort ni baby from teething. Kung toddler na po ang anak ninyo, pwede nyo po siyang painumin ng malamig na tubig. Nakakatulong din po ito. Number 3, try over-the-counter remedy. Pwede pong bigyan si baby ng gamot na paracetamol. Nakakatulong din po ito na mag-control ng pain and discomfort at na ma-manage din po ang fever ni baby if meron. Number 4, kung may diarrhea na po si baby, agad-agad po na mag-consulta sa inyong pediatrician para maiwasan ang dehydration ni baby. Okay, ito, very important. Ano naman ang mga bawal gawin kapag nagngingipin si baby? Number 1, huwag na huwag po kayo bibili o gagamit ng over-the-counter teething remedies or homeopathic tablets. Bakit? Kasi po walang sapat na batayan na ito ay epektibo at kung safe ba talagang gamitin sa mga babies. Nako, lalo na po itong brand na ito na palaging binibili kapag nagtititing si baby. Next week po ilalabas ko ang video tungkol sa ingredients nitong pinapahid na ito. Ano nga ba talaga ang laman nitong teething gel na ito? Alam nyo ba na in recent years, lab analysis of some homeopathic remedies found greater amounts than labeled of the ingredient belladonna, which can cause seizures and difficulty in breathing. Kaya ulit, umiwas po tayo sa mga ganito. Number 2, teething medication na may laman na benzocaine at lidocaine. Ang mga ingredients na ito ay for professional and dosed use only. Kapag ito ay ginamit po sa bahay, napakadelikado po nito para sa mga bata. It can cause methemoglobinemia, a very life-threatening problem. Number 3, teething necklace, bracelets, teething rings, or toys na water or liquid filled. Alam nyo ba na maaaring masakal si baby sa leeg sa mga teething necklaces or mga bracelets? At ang mga teething toys naman na may lamang likido ay delikado also. Kasi paano na kung bigla po itong mabutas? Butas, may just baby yung laman, big no-no po yun. Again, it is always best to visit your dentist for any dental concerns. But I do hope na nakatulong po itong video na ito para po mas kalmado ninyong ma-handle ang situation ng teething kung makikita nyo ito sa inyong mga babies. Muli po, I am Dr. Ryan De Guzman. Please like, share, and subscribe to this channel for more pambatang dental tips.
Maraming salamat po.